Gusto mo bang malaman kung paano mag-invest gamit ang GCash sa halagang 50 pesos lang at kumita ng malaki? Gusto mo rin bang makapag-invest sa Facebook, Microsoft, Apple at iba pang international companies? Lahat ng yan at ilang pang information sa G-Invest ay i-explain namin sa video na ito. Kaya naman, kung bagong viewer ka sa channel na ito at gusto mong matuto about personal finance, business, investing at iba pa, welcome ka sa aming channel. Paki-like na rin ang video, mag-subscribe at i-hit mo na rin ang bell. Kaya kung handa ka na, let's go! Bago ang lahat, ano nga ba ang G-Invest? Ang G-Invest ay isang feature sa GCash kung saan pwede na rin tayo mag-invest kahit gamit mo lang ang cellphone mo. Ang isang aim lang naman ng G-Invest ay matulungan at ma-expose sa mga Pilipino sa investing. Dahil kadalasan, kapag naririnig natin ang salitang investment or investing, ay ito ang pumapasok sa utak natin. Number 1, pangmayaman lang yan. So dito, hindi na natin pwedeng gawing excuse na kailangan mo pa ng 10,000, 20,000 pesos or more bago ka pa mag-umpisang makapag-invest. Dahil for as low as 50 pesos ay pwede ka nang mag-umpisang mag-invest. Number 2, scam yan. Hindi rin naman natin makakaila na merong mga scam talaga na investment at napakarami niyan ngayon. Pero dito naman sa GCash G-Invest, may assurance tayo na nakapartner sila sa mga legit na mga investment companies tulad ng Atram na 1995 pa na established. Number 3, hassle mag-register. Since nasa app na ito sa cellphone, very accessible na ito. Hindi mo na need pumunta pa sa bangko o sa opisina ng isang stockbroker. So kahit gabi o madaling araw ka pa mag-register, okay lang. Kahit anong araw, okay lang rin. Madali lang rin mag-register, kailangan mo lang ipa-verify yung GCash account mo gamit ang valid ID mo and selfie. Kaya mong gawin yan ng wala pang 30 minutes. Ngayong alam mo na legit naman ang G-Invest, sa mga funds ka nga ba pwedeng mag-invest dito? Dahil bukod sa mga local funds ay pwede ka rin ma-expose mag-invest sa global funds. Unahin muna natin yung tatlong local funds. Number 1, Atram Peso Money Market Fund. Dito, makakapag-invest ka for as low as 50 pesos. Ang fund naman na nakapaloob dito ay mga time deposit, savings accounts, treasury bills at iba pa. Basically, ito ang mga bagay sa iyong investment kung ikaw ay isang conservative investor. Meaning, nandun ka sa mga low risk na uri ng investment. Dahil isang aim naman talaga ng money market fund na ito ay hopefully ma-preserve yung initial capital mo and at the same time ay magbigay pa ng returns sa'yo. At last year may return ito ng 0.55%. Hindi ito ganun kataas pero mas mataas pa rin sa mga traditional banks na around 0.25% lamang kada taon. Number 2, Atram Total Return Peso Bond Fund. Dito naman, makapag-invest ka rin for as low as 50 pesos. Ang fund naman na nakapaloob dito ay mga bonds. Kung hindi ka familiar sa bonds, basically ang bonds ay utang. Ito yung mga bonds mula sa gobyerno or sa mga company. Para bang umuutang sila sa mga tao tapos kikita tayo rito sa pamamagitan ng pagbalik ng pinautang nating kapital tapos plus interest nito. Kaya isa ring aim ng investment na ito ay ma-preserve yung capital na nilagay natin dito and at the same time ay tumubo ito ng pera. Ang investment naman na ito ay para sa mga moderate investor dahil medyo may pagka-risky rin ito. At last year ay may return nito ng 5.10%. Number 3, Atram Philippine Equity Smart Index Fund. Dito naman, makakapag-invest ka for as low as 50 pesos rin. Ang fund naman na nakapaloob dito ay mga company stocks sa Philippine Stock Exchange Index na merong 30 company stocks in total kagaya ng Globe, Ayala, SM Investments, Universal Rubina at iba pa. Ang aim ng investment na ito ay mahigitan yung typical na kita sa Philippine Stock Exchange Index natin. Ang investment naman na ito ay para sa mga aggressive investor, meaning na risky ang investment na ito dahil pabago-bago talaga ang galaw sa stock market natin. Pero sa kabila nun, ang last year return naman dito ay 18.89%. Tapos na tayo sa local. Ngayon, punta naman tayo sa mga global funds. At ito, yung para sa akin, ay yung kakaiba at exciting dito. Number 4, Atram Global Technology Feeder Fund.
Dito naman, makapag-invest ka for as low as 1,000 pesos. Ang fund naman na nakapaloob dito ay mga equities na puro technology-based na companies kagaya ng Microsoft, Apple, Samsung, Facebook at iba pa. So imagine, kahit nasa Pilipinas ka pa ay pwede ka na rin mag-invest sa mga ganitong naglalakihang mga international companies. Ang investment naman na ito ay para sa mga aggressive investor at ang returns naman dito last year ay tumatanging ting na 74.26%. At number 5, Atram Global Consumer Trends Feeder Fund. Dito naman makapag-invest ka for as low as 1,000 pesos rin. Ang fund naman na nakapaloob dito ay mga equities na based sa mga individual consumer needs na companies kagaya ng Amazon, Alibaba at iba pa na parehas higante sa larangan ng e-commerce or online shopping sa buong mundo. Biruin mo yun, pwede ka na rin makapag-invest sa kumpanya ng pinakamayamang tao sa buong mundo na si Jeff Bezos at sa company ni Jack Ma. Ang investment rin na ito ay para sa mga aggressive investor at ang returns naman dito last year ay tumataging ting na 79.99%. So kung isasummarize natin itong 5 na investments na pwede mong pag-investan ng pera sa G-Invest, ang isang key takeaway dito ay kung gusto mo ng low risk investment, ang katumbas rin niyan ay low returns. At kung gusto mo naman ng high returns, ito naman ay mga high risk na uri ng investments. Kaya naman kailangan mong malaman kung anong uri ka ba ng investor. At bago ka naman makapaglagay ng pera sa G-Invest, ay sasagot ka ng questionnaire para may guide ka or malaman mo kung anong klaseng investor ka. At dito naman, wala namang tama o maling sagot. Huwag ka rin mag-alala dahil wala pang 5 minutes ay matatapos mo yun. Tapos, kahit naman lumabas doon na conservative investor ka, ay pwede ka pa rin naman mag-invest sa mga aggressive investment kagaya ng mga global funds na nabanggit kanina. Ngayong alam mo na kung ano yung mga ino-offer na investment sa G-Invest, bakit nga ba dapat kang mag-invest dito? Bakit dapat kang mag-invest at paano kumita ng milyon? Kaya naman, dapat tayo mag-invest katulad dito sa G-Invest ay para mapalago pa ang pera natin sa paglipas ng panahon. At hindi lang ito masayang o mawalan ng value, lalo na kung itatambak mo lang ito sa bangko mo or sa alkansya mo. Pero it doesn't mean na huwag na tayo mag-ipon or magbangko. Siyempre, importante yun, pero kapag meron ka ng sapat na ipon or para sa emergency fund mo, ay kailangan yung ekstrang pera mo ay napapalago mo pa. At okay lang kahit hindi ganun kabilis lumaki yung pera mo. Okay lang to go slow, ang importante ay lumalaki ito sa paglipas ng panahon. Dahil meron tayong tinatawag na inflation kung saan tumataas ang mga bilihin natin kada taon at nawawalan ng buying power or halaga yung pera natin. Kaya yung 1,000 pesos na worth ng produkto na bibilin mo taong 1990 ay around 5,000 pesos plus na sa taong 2020. At kung hindi mo magagawang pataasin ang pera mo kada taon ay mawawalan ng value yung pera mong hindi tumutubo at nagtatrabaho para sa'yo. Ang average pa naman na inflation natin kada taon ay around 3%. So kung hindi mo mahihigitan yan, kada taon ay matatalo ka ng inflation. Kaya importante na habang bata ka pa ay natututo ka ng mag-invest ng pera at palaguin na ito ngayon. At kahit may edad ka rin ngayon ay hindi pa rin naman huli ang lahat. Katulad ng nabanggit natin sa mga nakaraan nating video na importante yung katagang pay yourself first. Meaning, bago mo pa bayaran yung mga luho mo, yung mga bisyo mo, ay bayaran mo muna yung sarili mo. Paano mo gagawin yun? Sa pamamagitan ng pag-iipon o pag-i-invest muna bago ang lahat. Kaya naman sa pamamagitan ng app na ito ay magagawa mo yan dahil napaka-accessible sa'yo, madali mag-register, madali mag-invest at higit sa lahat ay mura lang ang lowest investment na pwede mong ilagay. Kaya wala ka na dapat excuses pa na hindi mo ito magagawa. Lalo pa at pwede ka rin mag-set ng reminder dito sa G-Invest at i-remind ka na kailangan mo na mag-invest ngayong specific na araw. Maaring every sahod mo yan ay nakapag-invest ka na kaagad ng pera. At dahil consistent ka sa pag-invest sa kahit anong halaga kada buwan, mapamaliit man yan o malaki, ay may posibilidad na makasave at maka-invest ka na aabot sa 1,000,000 piso.
Dahil na nga rin sa mga returns na maaari mong makuha kada taon, kagaya nga sa isang fund na 79.99%. Dito na nga rin pumapasok yung tinatawag natin na compound interest, meaning ay yung nagpatong-patong-patong na yung tubo ng pera mo sa paglipas ng panahon. Imagine yung 100 pesos mo tumubo ng 79.99%, tapos yung capital mo plus yung tubo nun ay tutubo ulit ng 79.99%, and so on, hanggang sa lumaki na ito ng lumaki. Although lahat ng returns na nabanggit ay hindi naman garantisado dahil lahat naman ng investment ay may involved na risk na maaari ring malugi. Pero kung hindi ka magri-risk ay hindi ka rin makapag-invest at mawawalan ka ng chance na mapalago ang pera mo. Kaya need mong maging disiplinado, huwag kang masyadong padala sa emosyon mo at maging consistent ka sa pag-i-invest. Kaya mo yan. Bago tayo matapos sa video na ito, ay follow mo na rin kami sa aming FB, IG at TikTok page. Kita-kita sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood nito. Kung natuto ka, ay dapat kang mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell upang ma-notify ka pa sa mga susunod pang mga videos. Pakishare na lang rin sa mga kaibigan natin gustong matuto at yumaman. Thank you and God bless! Hmm.